Sabi nga, ang sino mang umiibig ay hamakin ng lahat, masunod lamang ang nilalaman ng kanyang puso at damdamin. Ngunit, paano kung ang pagmamahal na ito ay hindi normal at kakaiba? Hello guys, this is Kay Booster. Narito ulit ako upang bigyan kayo ng kakaibang kwento tungkol sa iba't ibang klase ng pag-ibig. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-click ang notification bell at i-like ang video na ito. Babae, nagpakasal sa lalaking bumulag sa kanya. Sabi nila, love is blind. Pero paano kung ang iyong paningin ang mismong nawala dahil sa kagagawan ng mismong nagmamahal sa'yo? Noong 1959, nagkaroon ng relasyon si Bert Pugak kay Linda Reese, isang 21 taong gulang na dalaga na taga East Bronx. Ngunit, nang malaman ni Linda na si Bert ay may asawa at anak, pinutol niya ang pakikipag-ugnayan dito. Tinakot ni Bert si Linda na kapag siya ay iniwan nito, may mangyayaring masama sa dalaga. Sapagkat, para kay Bert, kung hindi mapapasaka niya si Linda, ay hindi rin ito maaaring makuha ng iba. At sisiguraduhin niya na walang sino man ang magkakagusto ulit kay Linda sa gagawin niya. Dahil sa takot, nagpunta sa New York Police Department si Linda upang isuplong ang pananakot ni Bert sa kanya. Hindi naglaon, nagkaroon din ng kasintahan si Linda sa katauhan ni Larry Schwartz. At nang malaman ni Bert ang balitang engage na ang dalawa, nag-hire siya ng 3 lalaki upang saktan si Linda. Ang mga nasabing lalaki ay nagbuhos ng lee sa mga mata ni Linda, isang kemikal na ginagamit din na disinfectant na naging ugat upang ang kanyang isang mata ay maging permanenteng bulag at ang isa naman niyang mata ay matindi ang pagkalabo. Nagkaroon din siya ng permanenteng peklat sa mukha. Napatunayan na nagkasala si Bert sa nangyari kay Linda, kaya siya ay nakulong sa loob ng 14 taon. Sa panahong siya ay nasa kulungan, hindi naman siya tumigil sa pagsusulat ng love letter kay Linda. Noong 1974, nakalaya si Bert. Pagkatapos nito ay naging sila ulit ni Linda at kalaunan ay nagpakasal din. Isang lalaki mas gustong makipagtalik sa kotse. May mga bagay sa mundo na hindi natin mapapaliwanag basta-basta, gamit lamang ang ating sariling pagkaunawa, tulad na lamang ng pagmamahal o pagnanasa. Ngunit alam nyo ba na may isang tao na hindi sa kapwa-tao nagkakaroon ng ganitong sexual attraction? Siya si Edward Smith, 62 years old, na aminadong isang mecophile na nagkaroon ng relasyon at nakipagtalig sa 999 na iba't ibang uri ng kotse. Ano nga ba ang mecophile? Ito ay isang uri ng psychiatric sickness na kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng labis na sexual na pagnanasa sa isang machine tulad ng kotse, eroplano, bisikleta at iba pa. Sa kaso ni Edward, nagsimula siyang maging isang mecophile noong siya ay teenager pa lamang. Ayon sa kanya, kung ang ibang lalaki ay naaakit sa dibdib o puwetan ng isang babae, siya naman ay naaakit sa harap at likod ng isang kotse. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag one night stand sa isang babae noong kanyang kabataan. Ngunit, ito ay hindi nagkaroon ng impact sa kanya. Mas gusto pa rin niya ang pakikipagtalik sa isang kotse. Sa ngayon, mas pinili ni Edward ang magsettle sa isang puting Volkswagen na tinawag niyang si Vanilla. Babae, pinakasalan ang pumatay sa kanyang kakambal. Ano ang mas matimbang, ang pagmamahal mo sa iyong kamag-anak o sa isang lalaki pumatay sa iyong kapatid? Well, para kay Edith Casas, mas matimbang pa rin ang pagmamahal niya para kay Victor Singulani,
ang taong pumatay mismo sa kanyang kakambal na si Johanna Casas. Natagpo ang patay si Johanna noong July 16, 2010. Dalawa ang hinuli at ikinulong na tinutukoy na pumatay sa dalaga. Ito ay sina Victor Silongani, ang ex-boyfriend, at Marcos Diaz, ang currently boyfriend ni Johanna. Parehas, hinatulan ng pagkakabilanggo, ngunit nagulat ang lahat nang ang isa sa kanila ay mismong pinakasalan ng kakambal ni Johanna. Noong 2013, nagpakasal sina Edith at Victor. Marami ang nagprotesta sa ginawang ito ni Edith. Ngunit hindi malinaw ang totoong motibo ng dalawa sa pagpapakasal. Marami ang nagsasabi na pinakasalan ni Victor si Edith upang palabasin na siya ay inosente at walang kasalanan sa pagpatay. Sa side naman ni Edith, mariing giniit ng kanyang ina na wala sa tamang katinuan si Edith nang siya ay nagpakasal sa pumatay sa kanyang sariling kakambal. Gayunpaman, sa lahat ng ito, mariing sinasabi ni Edith na mahal niya si Victor at para sa kanya, wala itong kasalanan. Kambal na grasya. Nakakatuwang pagmasdan ang isang pares ng kambal na pareho ang suot na damit at itsura. Subalit, mas nakakatuwa kung ang kambal ay nagpakasal din sa kapwa kambal at nagkaroon pa ng kambal na anak. Masasabi mong kambal-kambal ang grasya na kanilang natanggap. Ang magkapatid na kambal na sina Craig at Mark Sanders ay nakilala ang parehong magkakambal na sila Darlene at Diane ni Metier sa isang convention sa Twinsburg, Ohio noong 1998. Hindi lamang nakilala ni Mark ang kanyang future wife na si Darlene sa event na iyon, bagkus ay napakilala niya rin ang kanyang twin brother na si Craig sa future wife nitong si Diane. Noong 1999, nagkaroon ng double wedding celebration ang dalawang couple sapagkat sabay din sila nagpropose sa kani-kanilang kasintahan. Di naglaon, nagkaroon din sila, Craig at Diane, ng kambal na anak na sila Colby at Brady noong 2001. Ang asawa niya ay Dolphin. Ang pagmamahal sa isang hayop ay natural sa ating mga tao. Gayunpaman, may ibang tao na labis na ang pagmamahal sa kanilang alaga, kaya ninanais na nila itong pakasalan. Narito ang isa pang kakaibang kwento tungkol sa pagpapakasal. Si Sharon Tendler ay 41-year-old millionaire. Nakilala niya ang kanyang asawang si Cindy 15 years ago. By the way, si Cindy ay isang lalaki. Ngunit, hindi tao. Isa siyang dolphin. Noong 2005, pinakasalan ni Sharon ang pinakamalaking dolphin ng Iliad Reef na si Cindy. Nagsuot pa siya ng puting damit at naglagay ng koronang bulaklak sa kanyang ulo. Samantala, ang mga ibang dolphin naman ay nagsilbing groomsmaid ni Cindy. Isang lalaki, ginawang asawa ang isang bangkay. Siya, si Carl Tensler, kilala din bilang si Count Carl von Kosel, isang German radiology technologist na nagtatrabaho sa Marine Hospital Service sa Key West, Florida. Si Tensler ay na-inlove kay Elena Helen Milagro de Hoyos, isang Cuban-American girl na asawa ni Luis Mesa. Siya ay namatay noong 1931 sa sakit na tuberculosis. Nakilala ni Tensler si Hoyos nang siya ay dalhin ng kanyang ina sa Marine Hospital Service para siya ay ipagamot. Unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay nabighani na sa ganda ni Hoyos si Tensler. Kaya ginawa niya ang lahat ng paraan upang mapagaling ang babae. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay pa rin ito. Inilibing si Hoyos, ngunit pagkaraan ng dalawang taon
Hinukay ni Tansler ang kanyang labi at dinala sa kanyang tahanan. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga buto ni Hoyos gamit ang wire at hanger at ang mata naman nito ay ginawa niyang glass eyes. Dahil naagnas na ang katawan ni Hoyos, binalutan niya ito ng silk cloth na nilagyan ng wax at plaster of Paris. Ang buhok naman ay ginawa niyang wig at ang abdominal part at chest ay nilagyan niya ng basahan upang mapanatili ang body form nito. Binihisan niya ang bangkay ni Hoyos, nilagyan niya ng stockings, gloves at jewelry. Nilagyan niya din ng perfume, disinfectant at preserving agent ang bangkay upang hindi ito mangamoy dahil sa pagkaagnas. Sa loob ng 7 taon ay nabuhay si Tansler kasama ang bangkay ni Hoyos na para bang kanyang asawa. Ngunit noong 1940, nadiskubre ang kanyang ginawa ng isa sa pamilya ni Hoyos. Kaya siya ay hinuli at ikinulong habang si Hoyos naman ay muling inilibing. Napabilib ka ba sa ating kwento sa video na ito? Kung kayo ay may suwestiyon at komento, maaari kayo magbigay ng comment sa ibaba. Hanggang sa susunod, maraming salamat!